Kapag tumitingin tayo ng motorsiklo, una nating inaalam kung ano bang klase, di ba? Sports bike ba yan? Scooter? Pang off-road? At kung ano-ano at iba pa. Pero minsan, may mga motorsiklo na multi-use o kumbaga may dual personality. Yung bike na reviewin natin ngayon, ganyan. Sport touring kasi ito. Pero, papasok kaya siya bilang isang sports bike o touring bike in one o alanganin sa parehong aspeto? Kilalanin natin ang 2021 MV Agusta Turismo Veloce Lusso. Kapag sinasabing sports touring bike, may characteristics ito ng isang sports bike. Meaning powerful ang makina at matulin dapat siya manakbo. Pero dapat comfortable enough pa rin siya ipang long ride tulad ng mga dedicated touring bikes. Itong MV Agusta Turismo Veloce, hindi matatago ang kanyang sports bike heritage. Gumagamit ito ng 3-cylinder 800cc engine na kaparehong kapareho ng MV Agusta F3800 na isang pure-blooded sports bike. Pero medyo binago ang kanyang tuning. Binawasan ng onti ang horsepower pero dinagdagan ang kanyang low-end torque. Ang resulta, kahit mabagal ang takbo mo, smooth pa rin ang engine at hindi ka kukulangin sa power kahit nasaan pa ang iyong RPM range. Kaya di tulad ng sports bike, itong Turismo Veloce, smooth pa rin manakbo kahit mabagal ang iyong andar at nasa traffic. At dahil pang MotoGP yung style ng engine nito na minana doon sa F3800, meron din itong counter-rotating crank na kinakansela yung mga tinatawag na gyroscopic forces sa loob ng kanyang makina. Ibig sabihin, habang pinupush mo yung makina, mas lalong nababawasan yung vibration. Kaya mas smooth ang takbo nito kapag mas mabilis ka tumakbo. Dahil pang mabilisan ang makina nito, nilagyan ng MV Agusta ng matinding brake system yung Turismo Veloce. Meron itong twin Brembo calipers at Nissin semi-radial master cylinders na may 320mm rotors sa harap, habang 220mm single disc brake naman ang ginagamit sa likod. Medyo technical, pero ang ibig sabihin lang naman ito, kayang-kayang pahintuin ng preno nito yung motorsiklo. Sa testing ko, precise yung mga brakes at hindi pa bigla-bigla, kaya matatansya mo talaga. At kung hindi nyo pa napapansin, napaka-high-tech nitong motorsiklo na to. At very obvious yan pagdating sa clutch na tinatawag na MV Agusta SCS or Smart Clutch System. Itong SCS kasi para siyang baliktad na slipper clutch na ang default position niya pag hindi umaandar ang makina ng mabilis ay naka-neutral. High-tech, di ba? At hindi ka rin mamamatayan ng makina kahit nasa 6th gear ka at biglang huminto yung motorsiklo dahil automatic itong pupunta sa neutral. Ang napansin ko lang, medyo mabigat yung gear lever at kailangan mong medyo lakasan yung puwersa sa pag-shift ng gears. Yung clutch may unting kabigatan din. Kaya ang suggestion ko sa mga gumagamit ito, huwag na kayong mag-manual clutch at hayaan mo na lang yung motorsiklo. Punong-puno ng electronic aids itong Turismo Veloce. Electronically adjustable yung suspension. May ABS, traction control, at gaya ng mga ibang premium bikes sa kategory niya, meron siyang fully adjustable riding modes na pwede i-customize depende sa rider. Nagamit ko rin ng ilang araw ang Turismo Veloce at masasabi ko na very comfortable ito gamitin. Mas magaang ito kaysa sa mga dedicated adventure bikes at na-retain niya yung sporty nature ng makina. Medyo napaisip lang ako dito sa ginamit ng gulong sa motorsiklong to na Pirelli Scorpion Trail Tires. Maari kasing gusto ng MV Agusta na mas marami itong mapuntahan at marating bilang isang touring bike. Pero bahagya kasing nabawasan yung sporty performance ng motorcycle dahil doon sa gulong. Isa itong MV Agusta, kaya natural lang na isa itong napakagandang bike dahil hindi naman marami ang meron ito. Talagang pagtitinginan ka sa kalsada. May kakaiba ring pakiramdam nung habang nakasakay ako sa bike na to, naramdam ko ang pagka-premium niya dahil parang customized siya sa akin kahit stock pa naman lahat nung tinatest namin ito. Overall, yung 2021 MV Agusta Turismo Veloce Lusso para sa mga gustong mag long rides at makarating sa mga kung saang-saang lugar. Pero gusto din yung may ihahataw yung motorsiklo nila kapag gusto nila. Halos nandito na nga lahat.
sporty performance, comfortable na ride, at sangkatutak na modern technology. Eh pero sa presyong nagsisimula sa 1.1 million pesos, pwede na namang sabihin na dapat lang. Pero hindi naman lahat ng motor na mahal, ibig sabihin maganda na. Kaya kung may pera ka at naghahanap ng isang powerful, sporty, at comfortable na motorcycle para sa collection ninyo, hindi dapat mawala sa radar itong 2021 MV Agusta Turismo Veloce Lusso. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Next on Ride PH...